Hello guys! Welcome back to our channel! Hello Philippines and hello world! May special visitor tayo today! The one and only... Taran! This is Rai from Hawaii! Hello po sa mga taga-Pilipinas dyan! And worldwide, kasi worldwide na tong vlog ni Romal in Hawaii. So ayan, welcome po sa YouTube channel ni Romalyn. Hello! For today's video, mag-chichismaksan lang tayo to the max. And kain tayo ng pansit kasi nagluto ako today ng pansit. We miss Philippines! Yes, oh my god! Pilipinas! Strawberry shake! Yum. Okay, let's do start the chismaks. Okay, musta ka na, Beshi? Okay naman, Beshi. Sa awa ng Diyos. Masarap tong pansit mo ah. Sobrang ito I like ba? It. Ah, oo, grabe. I feel like I'm in the Philippines. Mm. Parang sobrang na-miss ko talaga yung pansit na to. Grabe. Oh, gutom ka lang. Gutom lang kami. Hmm, harap. By the way, guys, sa aking vlog, 9 ba yun or 8? Yung vlog ko, how I came in the USA. Mm-hmm. Siya ang dahil lang ng lahat. I'm so happy kasi, di ba, with all the success ni Romaline, ako yung sobrang na-happy. Ever since po nung college kami, mm-hmm. we were already friends. Mm-hmm. Hindi lang basta kami nag-isang ano lang is friend na ka. Pero nag-start talaga kami nung college. Mm-hmm. First year until fourth year college. Ano pang kinuha natin? So kami yung accountancy student and then nag-ship ng financial manager. Kasi hindi namin kaya magugong reviewahin sa accounting. Exactly, yes guys! Nag-first year kami sa accounting! And then, nag-second year? Second year, then we did the financial management. Kaya, well, it's good. Mm-hmm. Kasi na-less yung stress. Then, after nun, nung fourth year kami, sabik na sabik kaming magkatrabaho nun. Oo, and then, Diyos ko, nung pagkatapos ng graduation, sabi namin, sana magka-work na kami, ganyan. And then now, nga meron na kaming trabaho, sabi, sana naman, mag-off naman kami. Naman wala na kaming pasok bukas. Ganyan, yung with payback. Anyway, we're blessed and we're lucky kasi nasa Hawaii kami. Mm-mm. I mean, it's not easy to move in US kasi there's a lot of things to, you know, sa Pilipinas, makakaupo ka pa. Makakapagpa sa parlor to make your hair. You know, dito kasi sobrang mahal lang lahat. But then, di ba, dahil masipag naman tayo, and we're trying our best to be, para makasabay naman tayo sa mga ibang Pilipino dito sa Hawaii. We're blessed and we are so thankful because kahit papaano, me and my beshi, we have our own car here, di ba? And we have a nice job naman here. Alam nyo guys, sa totoo lang, nung pagdating ko dito sa US, sila, siya, si Jet at saka si Sir Rick yung kasama si Matthew, nag-pick up. Wala pa siyang car noon, nakiusap lang kami sa manager niya noon, manager nila. May pick up naman ako. Nag-trip sa Max. Siya nag-tour sa akin nung nandito ako. We actually made ourselves foundation. Parang little by little, napapaganda namin yung buhay namin. Mahirap magtrabaho because we've been working. Sometimes we'd be like working 7 days kasi nagdo-double job kami. Mm. Diba? Double job siya dati. Oh, yeah. Anong work mo? So, now I do 2 jobs. I get convenience store job and then I'm working also in a home care scheduler. We're doing the billing and then office kuno. Mm-mm. But then, pag nakikita mo yung mga paghihirap mo, there's something yung worth it pala yung mga paghihirap mo. Kruya po ako dati. Yeah, but then ngayon, di ba, kita mo yung beshi ko, nasa mag-work nga siya sa office na. Na, I'm so happy. Yeah, office. We're so happy because, di ba, akala namin, pagdating namin ng Hawaii, magpupulot kami ng basura. Basura! Guys, di ba, kapag nandiyan tayo sa Philippines, makapunta lang sana tayo sa US. Kahit magtaga. Kahit anong trabaho, kahit maglinis, maglaba. Dishwasher, ganyan. Pero pag nandito ka pala, guys, maraming work, hindi lang yun. Marami. Kailangan lang ng sipag at tiyaga at kailangan lang na huwag kang namimili ng pinaka-best formula mo para maging successful ka.
diba? Kahit pa paano, we can say na we're successful naman kasi we made our own life better. Yung mga pamilya namin, nakapagtayo kami ng mga bahay namin. Ay, alam niyo guys, maganda yung bahay niya. Hindi. Mansion. Hindi. Maganda din sa kanina. No, mas maganda yung bahay niya. Hindi, pinaghirapan yun. I mean, yung pinaka-investment ko sa buhay ko. Buhay niya. Alam niyo guys, after 5 years pa siya nakakuha ng car. 5 years, no? Yeah, 5 years ako before I got my car. No, actually 7 years. 7 years after? Nagbus ako, Diyos ko, yung beauty mo. Naghihintay sa bus gabing-gabi around 4 o'clock in the morning. Oh, oh. Waiting for the bus. But then sabi ko nga, thanks God, and I guess, you know, I got my car now. And, you know, siguro ang pinakamaganda na lang gawin namin ngayon is to help other people also. And sana may matulungan din ulit kaming friends namin na makapunta dito and then ma-experience din yung mga ma-experience namin because life's changing, sabi nga nila. And we're so happy, we're so blessed. Again, paulit-ulit kong sinasabi, ang best blessed namin. And I really thank God for everything. Pero, syempre, utang na loob namin to sa auntie namin, si Auntie Lilian. Syempre, siya yung taong dahilan kung bakit kami nandito. Kung wala ako dito, wala din siya dahil dahil sa auntie namin. And, si Auntie Lilian, grabe. Kahit hindi niya ako kamag-anak, guys. Si Auntie Lilian, pamangkin niya. She's my auntie. Auntie niya talaga. Dito, guys, wala akong relatives. Wala. Zero. Si Beshi lang talaga yung pinaka-relative ko na dito noon. Auntie Lilian noon, nung doon kami sa Kalihim, naghahatid yan ng mga pagkain. She's very, grabe. Very nice person. Sabi nga namin, makalimutan na natin lahat. Huwag lang yung auntie na. Hi, auntie. I know you're watching. We would like to thank you for yes. All the blessings that you gave us to us. That's why you're very blessed. Uh-oh. I know God will bless you a lot of blessings. Thank you so much, auntie. Kidding aside, today is very productive day. We went out with my beshi. Mm-hmm. So, sana magbablog buying dresses. Galore! Shopping galore sa ukay-ukay. Oh, yung anak niya. Ginawa niyang playground yung dress. Hindi na ako napag-photoshoot. Sarap talaga natin yung panin mo. Thank you. Namimiss ko talaga yung mga Philippine dishes. Alam mo, may mga Philippine dishes dito sa Hawaii. Uh-oh. But then, iba pa rin talaga yung lasa ng Pilipinas. Yung legit. Mm-hmm. Kasi, syempre, yung mga, siguro dito, yung mga ingredients is like very added states. Mm-hmm. Di ba? Kaya, talagang nga hanapin mo pa di parang taste talaga ng ano you want na have in the Philippines. Kasi sa Pilipinas, kahit bagoong lang yan, tapos sasaw-saw mo siya sa talong. Mm-mm. Parang ang sarap, ha? Huw, ang sarap! Ano ang mapapayo mo sa nga? May mga pangarap, mga bata, especially yung mga kabataan ngayon. Ngayon nasa Pilipinas. I believe kung saan ka man na lugar, kung talagang masipag ka, and then you know how to think, how to, you know, balance your money, and then balance how to get your income. Siguro, sa tao lang yan, kung magiging successful ka or hindi. Basta kaya mong, you know, to balance everything. It's balanced balancing. Kaya sabi nga nila yung mundo, there's some, yung tinatawag na Ecuador. Equality. Diba? Equality. Equality, Ecuador. Ano ba? Basta yon. Kailangan balance lahat. Yung sobra, pag sobra, masyadong masama. Mm-hmm. Kaya, kailangan balance yourself, balance your life para, diba, buhay mo bongga na. At saka, it's a fate. Mm-hmm. Destiny, I think everyone has destiny. Destiny, yeah. Mm-hmm. And you just have to work on it. Hindi lang basta, oh, ito yung destiny, pero wala ka namang ginagawa. Correct. So, you have to work on it then, no? Kaya kailangan, ano, sabi nga nila, kung talino ka naman, tapos hindi ka naman madiskarte. Diba? Sayang naman yung pagkatalino mo kung hindi mo gagamitin. So, kaya sinasabi nila, mas maraming mga madiskarte. Sad na rin. Woo! Pak! Ang lakas ng energy kasi naka-smoothie kami. Dito na kami, guys. Hanggang dyan na lang. Dyan na lang po kami. At sa mga susunod po na vlog po namin, marami pong mga chick. Ang ninyo sa vlog ng aming beshi. Kaya, wala po kayong dapat gawin kundi ang mag... Subscribe! And click the button. Like and share. Hindi ko alam. Hindi ako vlogger. Okay, guys. Thank you for watching. Bye! See you next vlog.